Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, naglinaw ang United States military na hindi pagpapakitang gilas o show of force ang pinakamalaking balikatan military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sinabi ito ni Exercise Director U.S. 3rd Marine Division Commander Major General J. Bardron sa formal na pagbubukas ng 2022 balikatan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Bardron na ang taunang pagsasanay ay pagkakataon para mapalakas ang alyansa ng dalawang bansa upang maging alerto sa anumang insidente. 5,000 sundalo mula sa AFP at US military ang kalahok sa pagsasanay na gaganapin sa Nueva Ecija, Cagayan, Tarlac at Subic sa Zambales. Kalahok din sa balikatan ang nasa 40 miyembro ng Australian Defense Force. Ito ang 37 beses na ginawa ang balikatan sa bansa na pansamantalang natigil noong 2020 sanhi ng pandemya at itinuloy noong 2021 bagamat mas maliit o limitado lamang. Magsasanib puwersa ang Department of Justice, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kasama ang Commission on Elections para sa bubuoing Task Force Against Vote Buying. Sa laging handa public briefing, sinabi ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na ang multi-agency task force ang siyang mangangasiwa sa investigasyon ng mga reklamo ukol sa vote buying. Binigyang diin ni Garcia na ang pagbuo ng task force ay pagpapatunay lamang na seryoso ang poll body at maging ang gobyerno sa paglaban sa anumang uri ng dayaan sa halalan. Kaugnay nito, sinabi ni Commissioner Garcia na hindi magsasagawa ng one-on-one debate sa mga kandidato. Ayon sa opisyal, bagamat maaari itong ilunsad ng media organization, pero hindi ng komisyon dahil magiging unfair sa ibang mga kandidato. Kailangan din aniyang panatiliin ng poll body ang pagiging impartial and neutral. Marami pang dapat gawin para tuluyang masugpo ang armadong grupo sa bansa, partikular ang New People's Army. Sinabi ito ni Defense Secretary Delfin Lorenzana isang araw bago gunitain ang 53rd founding anniversary ng NPA sa March 29. Ayon kay Secretary Lorenzana, kahit natatamasa ng bansa ang kapayapaan, dapat pa rin ipagpatuloy ang paglaban sa komunistang grupo. Kasabay nito ang panawagan sa kilusang komunista na magbaba ng armas at samantalahin ang programa ng pamahalaan gaya ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Samantala, napigilan ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army ang tangkap-pag-atake at extortion activity ng mga miyembro ng CPP-NPA sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Kasunod na rin ito ng sumbong ng mga residente dahil sa presensya ng armadong grupo sa kanilang lugar. Nagkaroon ng maikling engkwentro bago nagpulasa ng mga rebelde at naiwan ang kanilang mga gamit at iba pang supplies. Para sa Kidlat News Update, Renzo Rinon, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.